What is this? Five pieces and then this is Good morning guys! Welcome back ulit sa ating channel. Kamusta naman kayo dyan? Ngayon dumating na yung ating in-order sa Malicious, yung manok at yung hotdog. Tingnan natin. In-order naming manok from Licious. Yung timing is 8 to 11. At maganda naman eh, before 11 dumating naman siya. This is lollipops. 10 pieces, wait, small. At nag-order rin ako ng chicken frankfurter. Ayan. So this is 193, ang mahal ng hotdog dito sa kanila to. Only 5 pieces and then this is 10 pieces. Maaga pa ako nag-perform ng puja dahil alam ko darating itong non-bag namin, kaya inunahan ko muna mag-perform dun sa may puja room kasi nga bawal na pumasok dun pag nakakain ka ng non-bag item. Filipino breakfast. Nasaan pa lang makakain? Ito na ang ating breakfast. Dito na ako kumain sa kusina dahil si Papa ay may tawag sa kanyang mga kliyente. Sa kanyang mga kliyente talaga. Ikaw ay isang Pinoy na nasa labas ng bansa. Alam nyo ba, ganitong pagkain, masaya na kami. Kasi nga, minsan ka na makakain ng ganito. Lalo na dito sa may India, kasi wala namang kabayan store dito. Depende sa lugar or sa state na tinutuluyan mo. Dito kasi sa Hyderabad, wala kaming mga kabayan store dito. Kaya napakahirap para sa amin na makakuha ng mga Pinoy items na which is available sa ating bansa. Lalo na itong hotdog na to. May nakikita nga ako dito sa may mga grocery store, pero hindi siya yung kumukha ng hotdog natin sa may Pilipinas. Kaya kung nandito ka sa ibang bansa, at yung hotdog na gusto mo ay parang pang malapit sa atin yung lasa, bilhin niyo yung sausage frankfurter. Frankfurter, yata. Kasi yun yung pinakamas malapit na lasa ng hotdog sa atin. Kasi natry ko yung iba, parang hindi ko bet yung lasa niya. Ito talagang malapit na lasa yung frankfurter. Kain tayo! Cheers! Nagfo-foods pa nga pala ako ngayon at kailangan muna mag-relax-relax dahil ilang araw na akong stress. Nakita niya namang itsura ko nung mga ilang araw. Parang matutuyo yung utak ko, kaiisip ko ngayon sa sitwasyon namin ngayon dito sa India. Kaya kung ngayon gusto muna mag-relax-relax kahit papaan. Are you working? Are you working? Huh? Alright guys, dumating na ating mga in order online. Ito na siya. Actually, kanina in-unbox na namin ito ni Papa dun sa may labas dahil we have new one there, right? Yeah. I don't know. Color blue. Wow! No. Remove that.
pasensya sa interruption dahil si Papa chine-check yung kanyang temperature from time to time. So, ito na! Ito na yung in-order ko dun sa Nika na online application or online app. Actually, mayroon pa tong dalawang items na wala dito. Hindi naman siya na-missing, guys. Ano lang siya, delay lang yung pag-deliver dahil hindi yata available nung umorder ako. Or naubusan yata ako pag-order ko. Mayroon tayong dito, una. Ito. Una ito. Yan. Charmy's Deep Radiance Vitamin C Serum. Wala lang, gusto ko lang mag-ate-ate, guys. Kasi parang ito na lang yung pampawala ako ng stress dito, yung mga ito na, mga pampaganda. Yung grocery namin, ayun nga, di ba, sa nakaraan kong vlog, bumili na lang si Papa. At the same time, pumunta siya ng supermarket at may binigay ang supermarket na number sa WhatsApp na kung gusto niya magpa-order online, kailangan niya lang iscan yung barcode na yun at pwede na siyang magpa-order within 4 hours. Eh, malapit lang naman kami. Baka hindi pa abutan ng 4 hours. Pwede na lang ma-deliver. Pero, but sad to say, tinapon niya yung papel na binigay sa kanya. Siguro wala na. Tuliro na dahil nagmamadaling umuwi. Ayan. At meron tayong ito, Vaseline Lotion. 400 ml. Usually, ito mabibili mo to ng mga 300 plus. Dahil nakasale sa Nika, nabili ko na lang siya ng 260 plus. Ayan, napamura ko. Pangatlo natin dyan is Nivea Fresh Petal and Care. Bagong labas ng Nivea. Hindi ko to nakikita sa supermarket, so itatry ko. Day long odor control. Amay-amay naman talaga ang kilikili, no? Depende na lang sa kung paano alagaan ang sarili mo. At ito ang pinakapaborito ko sa lahat, ang St. Ives or Ives Pampering Vanilla Body Wash. Ayan. Actually, for night use ko itong body wash na ito. Parang mabango-bango tayo sa gabi, di ba? At ito, bakit maluwag? Ala? Maluwag siya, oh. Ala, madaling mabuksan. Lagot to kay kulit pag ito naabot niya. Ito nga pala moisturizer to. Ayan. At Garnier. Dahil nga, o-order sana ako ng sunblock. Eh, hindi naman ako lumalabas. Since nandito lang ako sa bahay, kaya ito na lang yung binili ko, yung day cream with SPF. Bakit ito na SPF? O, UV na lang. Kasi yung old na ganito ko, eh, may SPF 40 yun. UV. UV lang nakalagay. At itong Vaseline para sa paa. Yung parang namo-moisturize ang ating paa. Hinanag-foots pa ako kasi kumakapal na. Kumakapal ng paa. And last but not the least, yung lotion ni Kulit, ni Annika, yung Dove. Hindi ko alam kung anong anon. Hindi ko alam kung mabango to kasi first time ko makakagamit ng baby Dove na lotion para kay Annika. Mabango naman siya. Kaso nga parang pang-adult ang amoy. Anyways, yung wala natin dito, ang hindi pa nila na-deliver, yung face wash at yung rose water na gagawin kong toner para sa ating mukha. At the same time, yung ibang in-order pa namin from Amazon, yung diaper ni Annika, yung mouse para sa computer ni Papa dahil na nagluloko-loko. At yung gamot ko para sa kulugo sa paa kasi nanganak na siya. Yung dating kulugo lang pinakananay, isa lang yun. Ngayon sa may kukuko, nagkumpul-kumpul sila. May ano yata, may mass gathering sa paa ko na mga kulugo. Hindi uso yung social distancing ng kulugo doon sa daliri ng paa ko. Mamaya darating yung ibang items mula sa Amazon. Yun na lang yung hinihintay namin for today. You're pointing there again, Annika? Spoon. Huh? Spoon. Spoon.
Oh, what do you want with the spoon? Spoon. Oh, what do you want with the spoon? Spoon. Oh, spoon then? Spoon. Oh. Na-try kong patulogin ito kung si Anikat. Dahil bitin kanina tulog nito. Now, let's sleep. Cut be, cut, cut be. Show to our viewers, cut, cut, cut be. Cut, cut. Pinapalamig lang muna natin yung ating feeling. Feelings! Ayan. Ayan, Ika. What is that? That is ice cream. Say hi muna sa mga viewers natin. What happened to your hair? What happened to your hair? Dead ma. Dead ma na lang nila ako ngayon. Ang trabaho kong gawin ng momos na yan kasi wala akong namang mabibili wala ka naman kasing mabibili dito ano, mga wrapper. Kaya mano-mano, pag gumagawa ako niya, mano-mano talaga kaming gumawa. Ubos ang oras ko dyan lagi sa kusina pag ganyan yung mga putahing mga pinagagawa ko. E pag lagi ako dyan sa kusina, tingnan yung mukha akong pinabayaan. Pinabayaan ng asawa, hindi pinabayaan sa kusina. Pag-ayos-ayos niya. Yung mga natatanong, yung bangs kong yan, since birth pa yan. Wow! Kung nakayang nagmagtaka, ayan, di ba? Ano-ano ito?
Napakainit ngayon dito sa India ngayong araw, eh, medyo mataas-taas yung sikat ng araw o yung sinag ng araw o yung factor heat. Yung heat factor. Ano ba? Napakainit ngayong araw at hindi siya umulan. Hindi kamukha ng mga nakaraang araw, eh, maulan-ulan, kaya yung mahimbing ang pagkakatulog namin. Akala ko yung Amazon na hinihintay namin kasi hindi pa dumarating yung Amazon. Baka mamaya pa siyang gabi. Tingnan natin yung ginawa nating feeling kung medyo malamig-lamig na. Pwede na. Pwede na tayong gumawa. Masarap siya, creamy. Nasa moment of truth na tayo ng paggawa. Ito yung humahan ko para sa bilog. Ayan. Ang ginagawa kasi ng iba, by piece sila nag-roll ng wrapper. Ang ginagawa ko, pangkalahatan na, tapos ihuhulma ko na lang siya para mas mabilis at madali. Ang gamit ko mag-powder ng ating, pag magmamasa na tayo, pag magpa-powder na tayo, itong corn flour. Kasi mas madulas-dulas siyang gamitin. Compare mo sa harina. Pinalitan ko yung ating hulmahan, medyo malaki pala yung kanina. Lagyan na natin siya ng oil. Nataka siguro kayo kung bakit nilalagay ko na siya agad. Kasi yung ginagawa ko dati, gumagawa muna ako ng wrapper, tapos iipunin ko siya. Ang nangyayari, dumidikit-dikit na siya right after that. Kaya ang mainam na gawin pag nag-homemade kayo, i-ano nyo na siya, i-balutin na siya diretso na para hindi siya magdikit-dikit. Nilagyan ko siya ng also may loob kasi nga, di ba, yung gamit natin, wala akong steamer. So, yun yung magiging tungtungan niya. Para hindi siya umutang-lutang sa may tubig. Ang sarap niya. Ang ating panuya. The mouse?
Uy, di box si Sarong. How many we ordered? Mga bandang alas 5, nag-try kami mag-purchase sa may Big Basket at sa awa naman ng Diyos, nakapag-purchase kami online ng aming pagkain at pangangailangan dito sa bahay. Pero ang disadvantage lang sa mga panahong ito yung budget mo para sa inyong grocery napapataas. At the same time, konti lang yung items pero napakamahal na. 18 items lang yung pinamili namin pero umabot ng sobrang 1,000 yung aming binayaran. Wala pa sa may delivery charge. Kaya yun yung pinaka-disadvantage sa mga panahong ito. Yung pera mo na sana ilalaan mo sa iba, doon na lang napupunta sa aming grocery. Kasi nga wala tayong choice . Kung gusto mong, kung gusto nating maging safe tayo, ito na lang ang pinaka the best option. Lalo na't nandito kami sa syudad. Sa mga villages type na lugar, hindi pa masyadong kalat yung virus. Pero may iba namang village na kalat na kalat. Kasi nga, minsan yung mga tao din ay mahilig mangapit bahay, kaya yan nagkakahawaan sila. Pero there's some areas talaga na kukunti lang. Yun lang pasasalamat mo kung nasa village ka na kukunti lang yung bilang ng COVID cases. So that's all for today's vlog, guys. So hopefully naman medyo na-enjoy naman kayo kahit papanin na libang-libang ko naman kayo. Ayan, gusto ko muna magpasalamat sa mga panibago nating viewers, sa mga masusugid nating manunood. Maraming salamat po sa walang sawan yung pagsubaybay sa ating channel at maraming salamat din po sa patuloy na pagtangkilik yan. So that's it for today's, guys. See you on my next vlog. Paalam at saan man kayo naroroon ay magdobli ingat na lang po tayo para rin sa ating kapakanan at sa ating pamilya. So maraming salamat sa inyo, guys. Paalam and good night.